Sobrang toxic na yung nasa paligid natin minsan, ano? Kaya naisipan kong maglakad-lakad muna at magpahinga sa nature. O, tignan nyo naman, no? Sobrang nature po ito. Kasi minsan, nakakaramdam tayo ng nadidrain na tayo at sobrang sakit na yung nararamdaman natin. Dati kasi, kapag nasasaktan ako, tumatakbo ako sa mga kaibigan ko. Tsaka doon ako nagsasabi sa kanila ng lahat ng sakit ko. Pero habang tumatanda ako, nare-realize ko na kay God ko na lang ikwento lahat. Alam niyo dati, kapag nalulunod ako sa sarili kong thoughts, sa kaibigan ko ikinikwento. Bawat rants, bawat what ifs, minsan, sa kanila din ako naiiyak. Kumbaga, sila yung pinaka-go-to person ko. Pero, now? Ngayon? Nasa point na ako ng buhay ko na kay Lord lang. Kay Lord ko na lang ikinikwento at ipinapakita yung weakest state ko. Kasi, sa kanya lang ako nag-o-open ng mga bagay na hindi ko masabi sa iba. Kung may nakakaalaman ng mga hidden battles ko, si Lord lang yon. Pag sa kanya kasi, walang judgments. Yung hayaan ka lang niyang umiyak. And I can cry all I want and then be at the peace afterwards. Iba talaga kasi yung comfort ni galing kay Lord. Long-lasting and it makes me feel safe and calm na yung parang ramdam mo na hindi makakarating sa iba yung kwento mo. At sure ka na Lord will going to keep all your secrets. Lahat ng sakit na sinasabi mo sa kanya. Kaya kayo, kagaya ko, sana huwag mong ihuhuli si Lord sa lahat ng mga sakit at battles na dinadaanan mo ngayon. Siya palagi mong unahin. Siya palagi yung una nating takbuhan. Tapos, minsan, feeling ko sobrang sakit na. Feeling ko nauubos ako. Tapos, parang hindi ko na nga kilala sarili ko Sa sobrang bigat ng pinaparamdam nila sa akin, minsan nasasabi ko na lang sa sarili ko na, OMG, Kath, hindi ka naman ganito dati, diba? You're totally okay sa lahat ng bagay. Kumbaga, andito na sa akin yung bagay na hinihiling pa lang ng iba. Pero ewan ko kung anong nangyari. And then, naisipan ko na, ay, wag ko na ngang sisihin yung sarili ko kung bakit ang bait ko. Kasi, marami talagang tao na we don't consider them na mapagsamantalang tao, but hindi kasi lahat ng tao kagaya ng puso natin. Kagaya kung gaano tayo kabait, gaano tayo karupok, gaano natin pinapahalagahan yung mga tao sa paligid natin, and even those strangers. Hindi nila kasi makita yung value natin. Kaya, hindi tuloy sila willing ibigay yung deserves natin. Minsan, naiisip ko na, kung hindi na kaya, let go muna, Kat. Kung umaabuso na, tama na. Hindi naman siguro maging masama na maging madamot ako sa sarili ko, no? Siguro, unahin ko na din yung sarili ko. Yung tinatawag ng iba na self-love. Pero ang tigas pa din ng puso ko, ano, lumalaban pa din, nagre-resist pa din, na kailangan kong unawain pa din yung lahat ng tao na nananakit sa akin. Maybe if I give them the love, affection, supports, and effort, maybe they will learn from me. But at the end of the day, hindi pa din lahat ng tao, hindi kagaya ko ng iniisip, kagaya ko ng mindset, kagaya ko ng pangunawa. At doon ako mas lalong nasasaktan. Kaya,
Yung kabaitan na meron ka, meron ako, meron tayo. Yung love na kaya nating ibigay. Siguro I think much better na itira muna natin para sa sarili natin, no? Siguro mas importante tayo. Nabigyan natin ng value at halaga yung sarili muna natin. Tapos siguro, hayaan muna natin sila, no? Na mawala tayo sa buhay nila. Kasi nga, sabi nila, tsaka na lang daw marirealize ng isang tao yung mga bagay o yung tao kapag mawala na sa kanila. And then, hahanapin na nila yun. Pero ang hirap, no? Ang hirap. Kasi iniisip ko na, paano ako pag mawala? O paano sila pag mawala ako? Siguro wala nang magmamahal at mag-e-effort at mangungulit sa kanila kagaya ng ginagawa ko. Iniisip ko pa rin yung well-beings nila. Kahit na hindi ko na iniisip yung sarili ko at yung well-beings ko. Kaya thank you guys for watching! Like, comment, subscribe, like, bye.